Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, FLM family, FFCI worldwide, saan masulok ng mundo tayo naroon, ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa. Gayun din, pagkalooban tayo ng mahabang buhay, agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Mga kaibigan, si Ngak-Ngak, nalagasan na naman na subscriber. Nung bago ito maghudas mga kaibigan, 297,000 na mga kaibigan, going to 300,000 subscriber mga kaibigan. And nung naghudas mga kaibigan, oh, diba? Nung nag-asam, nang mas ano pa yung, kumbaga naging gahaman ng mga kaibigan, na buong akala niya sasama sa kanya, yung mga supporter ni Apo, na kay, akala niya, siya na yung bida. Ngayon, 285 na mga kaibigan. O bilangin nyo kung ilan libo mga kaibigan yung nabawas. Yun yung mga nabawas na yung mga kaibigan. Yun yung mga active na ano, na mga FLM supporters mga kaibigan. O diba? So, siyempre, ngayon, mainit na naman yung usapan ng ano, ng FLM para sa 2022 mga kaibigan. So, yung mga dating mga ano, yung mga FLM supporters mga kaibigan, doon nalaman nila, siyempre, tinesearch nila yung mga vloggers, yung mga ano, nakita nila itong mga hudas na pala itong mga to. Edi, nagpupulasa na ngayon mga kaibigan. Sabi ko sa iyo, ngak-ngak eh, digital ang karma, o diba? Dumikit ka dyan kay Laulaw, o diba? Eh ngayon mga kaibigan, nagparamdam si Laulaw dito na support daw yung ano, yung channel ni Laulaw dahil babalik na daw siya. Paramdam pa lang ulit ni Laulaw yung mga kaibigan, ha? Lagas na kagad yung subscriber ni ngak-ngak na naman. Paano na lang ngak-ngak yung ano? Yung mga plano mo na ano? Magpaparapol ka ng tablet pagka naka 300k ka. Sabi ko sa iyo eh, yung ano, yung tugatog, eh narating mo na. Tapos ka na doon sa tugatog eh. Pabulusok na oh. Ganyan na yung ano mo ngayon. Kawawa talaga. Ang dami-dami mo kaanohin eh. Pandemic hero pa, isang bayani pa. Yung thumbnail niya mga kaibigan, o. O, di ba? Talagang, ano, napakawalang yan. Talaga, napakabobo. O, di ba? Kung makapag-file si Francis Leo Antonio Marcos ng candidacy niya sa 2022, at ito'y ma-finalize ng Combilic mga kaibigan, syempre, meron tayong, ano, FFCI Worldwide na magkakampaign para kay Francis Leo Antonio Marcos. Yung nuwisan candidate mga kaibigan na ipinaliliwanag nito ni Ngak-Ngak mga kaibigan, kasi ito yung ibig sabihin yan eh. Section 69 of the Omnibus Election Code states that a nuwisan candidate is someone who has filed a certificate of candidacy with the intention of, kailangan mapatunayan yung intention ng ganito mga kaibigan para ikaw ay maging isang nuwisan candidate. Put the election process in mockery or disrepute, o diba, parang iaano mo yung ano, yung election process, diba, causing confusion among voters by the similarity of their names to other registered candidates. O kunyari, parang ano, o may tumatakbo si Joseph Estrada, ikaw tatakbo ka rin ng ano, ng Joseph Estrada rin ang gagamitin mong pangalan, bawal yung ganun mga kaibigan. Tapos ito pa, other circumstances or acts which clearly demonstrate that the candidate has no bona fide intention, o diba, to run for the office for which the certificate of candidacy has been filed and it is consequently preventing a faithful determination of the true will of electorate, o diba? Ang linaw-linaw niya mga kaibigan, o diba? Kailangan pumasok dyan para ma-declare kang nuwisan candidate mga kaibigan, o. Tapos ito pa, managing candidacies. Comelec also cannot prevent person from filing certificate of candidacy even they were declared a nuisance candidate in the past the election. So yung Apo Laki natin mga kaibigan, 2013 nag-file siya ng candidacy mga kaibigan, hindi naman siya nuisance candidate mga kaibigan, underage lang siya nung mga panahon na 2013 mga kaibigan, di ba? Malinaw yan. The election body could also determine those who are aspired to run as independent as nuisance candidate if they could not prove their capacity to independently launch an election campaign.
The capability to launch a campaign is not necessarily equate to the financial resources of an aspirant. O, di ba? Hindi lang nangangahulugan, mga kaibigan, na pera ang pinaiiral, mga kaibigan, di ba? Hindi lang pera ang, hindi lang financial resources ang kinakailangan, mga kaibigan. O, a candidate may have enough supporters to conduct a campaign. O, di ba? So, pasok tayo dyan, mga kaibigan, dahil si Francis Leo Antonio Marcos, ang ating pandemic hero, ay may sapat na mga supporters para ikandidato siya sa pagkapangulo, pagkabisipresidente, pagkasenador, o kung anumang posisyon na nanaisin ni Francis Leo Antonio Marcos. Meron tayong FFCI Worldwide, o, di ba? FLM Family, o, di ba? Pasok tayo dyan, mga kaibigan, o, di ba? Kaya, ito naman, ingak-ngak. Huwag ka na mag-aano dyan, mag-iipal dyan, o. Oh. Eh, bumabalik na si Lawlaw, o. Oh. Di ba? Anak ng patuting, o. Oh. Patakbuhin mo si Lawlaw. Magparamihan na lang tayo na makukuhang boto. O, oh, di ba? Francis Leo Antonio Marcos at yung Lawlaw ninyo. Sigurado olats, o, oh, di ba? Anak ng patuting, mga talunan kayo sa social media, o, oh, di ba? Kami dito, habang hinihintay namin si Apo Lakay, pag nakapagpaisa ng kandidasi, siyempre tutulungan ng FFCI Worldwide si Francis Leo Antonio Marcos. Gagawin namin lahat ang aming makakaya para maipanalo ang isang Francis Leo Antonio Marcos, o, oh, di ba? By sharing ng pagpapakilala kay Apo Lakay ng kanyang kabayanihan na ipinamala sa sambayan ng Pilipino. O, di ba? Eh, nakakalimutan mo nga. Mahigit 1,000,000 na kaagad ang nakakakilala kay Francis Leo Antonio Marcos. Huwag mo nga kalimutan yan. UTW nung araw, naninira kay Francis Leo Antonio Marcos. Ano nangyari? Nagtagumpay ba? Hindi. Nagunaw. O, di ba? Oh, ngayon, ang pumalit, kayo ni Lawlaw plus 14 Judas Bloggers, o, oh, di ba? Mga traitor, o, oh, di ba? Saan pa ang punta ninyo, di ba, sa pagkagunaw din, o, oh, di ba? Hindi mo pa nahalata doon sa channel mo, ngak-ngak. Tuwing may mga supporter si Francis Leo Antonio Marcos na nakakapag-YouTube ulit, o, oh, kamusta na kaya si Francis Leo Antonio Marcos, at nakita niya, na-realize nila yung mga istorya ng ganyan. Siyempre, pagkapunta sa mga channel ninyo, puta, tanggal ka agad. Ang sakit yak-yak, ano? Yan ang sinasabi ko sa iyo, eh. Di ba? Hindi ka namin titigilan dito. Anak ng patuting ka. Oh, tapos ngayon, naloloko ka na naman doon sa mga, ano, sa mga recording, anak ng patuting ka. Sa FLM Family, kahit na sino pa makarinig yan, ngak-ngak, hindi uubra yan. Yung mga thumbnail mo, ikilalang kilala ka na. Basag na yung mga kasinungalingan mo. O, gaya ngayon, anak ng patuting ka, lamay na naman yung ano mo. Yung live stream mo, o, ano nangyari sa lamay mo? Nilangaw. May nagpalipad, parang wala yata ako nakita nagpalipad ngak-ngak, ha? Durog ka na talaga. Kaya mo pa rin tumigil, ha? Kumikiking ka pa rin, ha? Wala ka talaga. Pwede mapakinggan natin, mga kaibigan, ng mga ilang litanya na naman nito. Gusto ko siyang tumakbo para makita ko siya kung paano madapa. Gusto ko, sa akin, gusto ko tumakbo si Francis Leo Antonio Marcos para makita natin, mga kaibigan, yung pwersa natin dito sa ano, sa eleksyon na darating, mga kaibigan, kung gaano kalaki yung bilang natin, di ba? Basta ipapakita natin, kumbaga fair and square, lalaban tayo ng parehas dito sa politika. Di ba? Taong bayan ang huhusga. Yan ang real talk dyan, di ba? Kaya abang-abangan mo ngak-ngak ng mga susunod na araw. Eh kami dito, sigurado, pagdating ng araw na eh, meron kaming dadalahin na kandidato rito. Ewan ko lang sa inyo, sa mga grupo ninyo, kung may kandidatong magtitiwala sa inyo, mga traitor.
Jojo Pascual, ano po? Alam niyo yung kabayong nadadapa? Subsub yung mukha. Oh, eh, ikaw, eh, ano tawag sa'yo? Patong ng gagalaiti. Galaiting itik, galaiting itik, talo na naman. Pero kahit hindi pa naman nasusubsub yung mukha niyo, mukha nang nasubsub sa ano eh, no? Parang nasubsub na sa asfaltadong ano, kalsada. Ano ba talaga kinakalaman mo? Espaltado, espaltada, anak ng patuting ka, oo. Iba-iba na yung tumatakbo dyan sa isip mo, malala na yan ngak-ngak. Yan yung ang laking problema mga kaibigan, yung ano eh, yung galing ka sa depression mga kaibigan, yung hindi mo kayang dalahin yung depression. Napalaya sa Malaysia, lahat ng ipon, lahat ng nakakurakot doon sa mga supporter, sa mga ano, ganito, ganyan, naubos kakagastos, diba? Lamay na naman. Ay, ay, ay. Eh, pakinggan pa natin. Butas, butas yung muka. Ate Grazimi, hello po. Okay, Ate Pinaasa, hello sa'yo. Yes, sabi niya, wala pong FLM, Norman Mangusin po, true name. Ha? Wala bang FLM? Wala bang Francis Leo Antonio Marcos? Baka yung Norman Mangusin na sinasabi mo, yan ang wala na. Hindi na nag-i-exist sa kapagkatao ni Francis Leo Antonio Marcos dahil ginamit na niya yung kanyang tunay na pangalan, yung talagang karapat-dapat niyang gamitin pangalan. O, diba? Real talk yan, mga kaibigan. Yung mga nakikinig diyan kay Ngak-Ngak, huwag kayong magpapaliwala dito kay Ngak-Ngak. Ng patuti, Judas yan, traitor yan, balasubas yan. Lahat ng dumikit diyan, minamalas. Real talk yan. Diba? Walang tigil yan. O, simulan na nag-Judas yan, 297,000. O, diba? So, lahat ng mga ano dito mga kaibigan na umalis dyan, yan yung mga lehitimong supporter ni Francis Leo Antonio Marcos na nakadikit pa sa kanya o ngayon nagbabalikan. O, di ba? Siyempre, alam na kalaban natin yung ngako. Siyempre, ano pang gagawin nila dyan? O, di ba? Siyempre, ipagtatanggol ang ating pandemic hero. Pakinggan pa natin. Ate Osaka Amore. May Aloha Asenyero. Hello po. Hello po sa inyo lahat. Para talaga itik. Kaganong-ganong talaga. Wala talaga. Kahit anong indak ni nga, kahit anong ano eh, kahit anong shoutout eh, wala talaga nagpa-Power Ranger. Ay, naku po. At na shoutout naman na nandiyata natin lahat sila. Hello po sa inyo, hello po sa inyo. Oh, na shout out mo na pala lahat eh. Panahimik ka na, anak ng patuting ka, oo. Packers and Fiber, yun, shout out. Nanay Ebing, hello po sa inyo, Nanay Ebing. Shout out sa ating Mac Angels, yan. Kila Ate Kikuchan, Ate Annalisa, Ate Pinaasa, Sek Alma, Ate Mandet, Nanay Rosalina, Ate Rowena. Eh, parang wala na yata, parang iniwan ka na yata ngak-ngak. Parang ano na lang eh, nakikisama na lang ng kaunti eh, parang wala na eh, oh. Kaya mo naman yung mga pangalan dyan sa'yo, Amoy Lupa, oh, di ba? Eh, mga supporter mo eh, nila Amoy Lupa, Kupal, oh. Makikita pa natin. Ang kapal ng mukha ng mga nasa peryaan. Yun nga eh, ako eh, ewan ko ba kung bakit ganyan yung mga hindi ka talaga baka mabubun. Eh, anong tawag mo dyan sa channel mo? Ano, yung ano, paawaan. Utuan. Hallucination niya na lang yun, yung pag... Ano sabi mo? Ano sabi mo? Kung anong ugali ng amo, siyang ugali ng mutata. Balahura ang mga bunganga. Oo, di ba? Eh yung amo ninyo, si Laulaw, o di ba? Kung ano yung ugali ng amo ninyo, ganun din yung mga ugali ninyo, di ba? Mapanghusga. Mapangyurak, o, oh, diba? O, oh,
karma is real para sa inyo. Eh, bumalik pa sila ulaw. Eh, di lalo na namang ano, lalo na namang ano, kikikig yung kamalasan sa inyo. Mac, I don't think may gustong pumatay kay Kulaong. Mas gusto nila magdusa si Kulaong sa mga ginawa niyang pambubudol. Takot lang siya sa sarili niyang anino. Oh, anak ng patutig talaga yung mga tao na dyan sa iyo, eh, no? Mga walang pakundangan talaga na ano, eh. Ang laki talaga ng mga inggit ninyo sa kasikatan ni Francis Leo Antonio Marcos. Pero ito lang ang mabibitawan ko salita sa inyo, di ba? Ang huling halakhak ay nasa Team FLM, nasa FLM family, nasa amin, no, di ba? Nasa bakasyon man ang aming pandemic hero. Pero sinisiguro namin sa inyo na hindi nyo kaya si Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Lalabas at lalabas si Francis Leo Antonio Marcos. Itaga nyo yan kung saan nyo gusto. Oh. Paano? Ayan, peking pagtulong. Oh, so ngayon, magiging pe-kandidato yung mga kaplastikan ni Yaman Sofie. Ah? May anikatapat. Yan. Kaplastikan? Ha? Eh, yung ginagawa mo, anong tawag dyan sa ginagawa mo? Katrayduran, o, oh, diba? Kalapastanganan yung mga pinagsasabi mo, o, oh, diba? Meron kang kalalagyan ngak-ngak. Malapit-lapit ka na. Andal ka, enjoy your moments, o, diba? Pero sinasabi ko sa'yo, your moments will ended soon. Antay-antayin mo lang. It will come. May echo, Makmak. Opo, ini-echo ko po para hindi po tayo maka-copyright. Gilbert Morabor, totoo bang tatakbo si FLM, sabi ng family ng FLM po to ngaw-ngaw lang? Opo, peking kandidato. Kasi, oh, naku talaga naman, oo. Ang laki talaga ng inggit mo kasi pag nanalo si Francis Leo Antonio Marcos, talagang ano, ewan ko, hindi ko ma-explain mga kaibigan na, di ba? Pero ito ang masasabi ko, ano man ang kalabasan nitong 2022 election sa pagtakbo ni Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Gagawin natin lahat kung ano yung magagawa natin, di ba? Di ba? Yun ang importante dyan, eh, di ba? Kung manalo tayo, ipagpasalamat natin sa Panginoon Diyos at sa sambayan ng Pilipino na binoto si Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Kung ano man yung anuhin natin, kung hindi man tayo palalarin, di ba? Salamat pa rin. At least, ipinakita natin sa sambayan ng Pilipino ang puwersa natin. Pero hindi ako naniniwalang ano, eh, matatalo tayo, mga kaibigan, eh. Dahil pandemic hero ang ating sinusuportahan, di ba? Not unless lang kung silaw-law yung ano, tatakbo talaga, sigurado talo. Baka hindi nga, baka 1,000,000 na boto yan, di ba? Peking Marcos, peking mayaman, peking humanitarian. Oh, oh, ikaw, ano ka, ha? Peke yung visa mo dyan sa Malaysia. Peke yung sinasabi mong ano, bumili ka ng ticket sa ano, sa airline para makauwi ng Pilipinas, o, di ba? Eh, yung mga ano mo dyan, yung mga kinakatuwira mo dyan sa mga ano mo, puro peke, o, di ba? Mukha mo, mukha ka peke. Yung pagtulong. So ngayon, magiging peking kandidato din mo. Oh, di ba? Ang sama na lang mukha ni Ngak-Ngak, mga kaibigan, talagang ano na, eh. Wala, hindi bibenta yung ano, yung motoblog niya, mga kaibigan, yung mga mamamasyal-masyal. Hindi yan uubra, mga kaibigan. Nakaba, nakakalimutan mo, Ngak-Ngak, nasa FLM community ka dati. Di ba? Yung laki ng subscriber na nakuha mo, di ba? Mahigit kalahati niyan na nandiyan-dyan, hindi pa yan nakakaano, baka hindi pa nila, nung iba hindi pa alam yung ginawa mong katarantaduhan, yung ginawa mong pagtatraidor kay Francis Leo Antonio Marcos. Paubos ng paubos ka, Ngak-Ngak. Hindi ka na pasikat, Ngak-Ngak. Palaos ka ng palaos. Di ba? Hindi ka namin titigilan dito. Alam niyo po ba kung sino? Sila Nanay Takil at si Nanay Melita. Yung kasali doon sa dalawang ano, yung kasali doon sa Kaimanis, yung dalawa na yon. Ngayon,
noong time na nagsalita si Pulaong na kung sino man ang sumusuporta kay Jammangusin ay hindi niya kikilalanin, eh walang nagawa ang dalawang nanay natin kundi ang sumunod kay Pulaong dahil nga talagang solid sila sa kay Pulaong. Oh, ayun naman pala ngak-ngak eh, di ba? Ano pang iniepal mo, di ba? Eh ikaw din mismo nga eh. Ha? Nagbaka sakali ka na makuha mo yung limang mamis, mapunta diyan sa iyo yung limang mamis, oh, di ba? Pero hindi ganoon ang mangyayari ngak-ngak, oh, di ba? Nung nagsalita si Nasukir ng ano, ng laban sa mansion, oh, di ba? Buong akala mo ipinamalita mo. Nasasaba sa iyo si Nasukir, oh, di ba? Na si Nasukir yung magiging daan mo para makuha mo yung mga mamis. Nagkakamali ka diyan ngak-ngak, oh, di ba? Dahil yung mga limang mamis na sinasabi mo na yan, iyan ang isa sa mga haligi ng FLM community, ng FLM family. Diba? Yung pagiging solido ng mga yan ay napakagandang ehemplo, example sa mga supporters. O, diba? Kaya huwag kang mangarap ngak-ngak. O, diba? Huwag kami. Ngayon, kaya nila sinuportahan si Jammangusin. Kasi nga, nagpakilala ang kapatid. Siyempre, kapag kapatid ng idol mo, diba? Yun ang kaibigan lang ng idol mo eh. Diba? Susuportahan mo na rin eh. Oh, ayun nga eh. Yun nga yung real talk dyan ngak-ngak eh, diba? Ikaw, wala ka naman eh. Tulog-tulog ka lang sa pansitan eh. Diba? Nung nagpanggap ka ng FLM supporter, diba? Sinuportahan ka din ng mga FLM supporter. O, diba? O ngayon, nag-tridor ka. So, harapin mo ngayon yung consequences ng ginawa mong pagta-tridor. O, diba? Yan ang real talk dyan eh. Ewag kami. More pa yung kapatid at talagang kitang-kita naman sa pagmumukha nitong dalawang to na para silang pinagbiyak ng ano, pinagbiyak na kwet ng kaldero. Diba? Kaya alam niyo po sa totoo lang itong dalawang nanay na ito eh napilitang umalis sa suporta kay Jam. Oh, ano sasabihin mo napilitan, 'di ba? Yan lang yung example, o kami yung example ngak-ngak ng mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos na pag may sinabi ang aming pandemic hero, di ba, is malugod namin itong sinusunod, o di ba? Yan yung pagpapakita ng, yan yung sinasabing loyalty, o di ba? O, yung mga sumama sa'yo dyan dati na mga ano, yung mga inaakala mo palang sasama sa'yo dyan, o, na nanonood sa'yo dyan noon, o, di ba? Ang buong akala mo, ang loyalty nila, inasa'yo, porque nanonood sila sa'yo, dahil sinusuportahan mo si Francis Leo Antonio Marcos. Buong akala mo, ikaw na yung sinusuportahan nila, dyan ka nagkamali, ungas ka. Excuse me, dyan ka nagkamali. Akala mo, para sa iyo yung mga supporter, ngak-ngak, wala ka talagang utak. Yan ang real talk dyan. Ang bida rito, si Francis Leo Antonio Marcos, makatandaan mo. Pero hindi na lang sila nagko-comment sa mga live, pero nanonood pa rin sila. Nakasuporta pa rin, pero tahimik na lang sila. Hindi na sila nagpapakita doon sa live niya, no? Ni Pastor. Then, ang isa sa mga dahilan kung bakit pinatanggal ni Pulaong yung suporta kay Jammangusin kasi nakakahati pa niya si Jammangusin sa pagtanggap ng donasyon. Parang hindi naman ganun ngak-ngak eh. Gumagawa ka na naman ng istorya mo eh, di ba? Eh kung may makarinig na naman yan tapos hindi namin iriribat yan, oh, may masisilo ka na naman mga manonood dyan, oh, di ba? Naalala niyo no, nag-humanitarian din si Jam. Kaya ang nangyari, nung... Wala na! Nag-yelo na yung signal ni Gak-ngak. Umambod lang. Wala na! Nganga na! Anak ng patuting naman, oo. Wala na talaga. Ngak-ngak, wala na talaga. Wala na. Igugupo ka na namin ng tuluyan.
Kaya na lang muna mga kaibigan, yung reaction video natin ngayon mga kaibigan, ang lulumigil, sinusumpong talaga ng anxiety. Medyo mabigat yung ano, yung pag-iisip ni Lolo Miguel, parang pinipiga yung utak ko mga kaibigan. Ganyan yan pag yung ano, yung medyo mabigat yung sumpong ng anxiety. Tapos ganito pa yung reaction na natin mga kaibigan. Putol-putol pa yung internet. Huwag kamigak-gak. Diba? Abang-abangan mo yung mga magiging balita sa mga susunod na araw, ha? Yan ang gigimbal sa inyo. Sinasabi ko sa iyo. Bumalik na sana si Laulaw para magisa na naman namin si Laulaw. So yun lang yung reaction video natin mga kaibigan. At salamat sa mga nagsubscribe kay Lolo Miguel. Agbyag, Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Agbyag ka, apula kayo.